sana natin. Getting to know me. First fact, my real name is Maria Lourdes Lanzuela. Second, my nickname is Bebe Tala. Bebe, B-E-B. So ngayon, nauuso kasi yung tawagan na Be. So sabi ko, para may iba naman, ginawa akong Be. Arty lang. Ganun. Pero, yun kasi, kung tataka kayo kung bakit Be Cake Boutique. Nickname ko kasi yung Be. Fact number 3. Date of birth ko, November 22, 1981. Boy, may abangan sila. At sigurado, sa birthday ko, kung ngayon nga October, namigay ako eh. Sa November, namigay ako. Place of birth ko sa Manila. Lagi ako ng Manila. So, sa Bacoon, Santa Mesa. So, hi dyan sa Barangay 615 sa Bacoon. Hello! Kung nakikilala nyo pa ako, just subscribe my YouTube channel and click the notification bell. So, nag-aral ako sa Bacoon Elementary School. Tapos, high school, Elfidio Carino. Diba? Yung mga nag-i-invite sa akin for alumni. Nag-college ako sa Rizal Technological University. At, doon kaya kilala yung asawa ko. Actually, computer engineering siya, computer electrical. So, may mga subject kami na pareha, so doon kami nakakilala. Sa ganyan. Fact number 6, pangalawa ako sa magkakapatid. Actually, breadwinner ako sa amin. Pinag-aral ko yung mas nakababa na sa akin. Pangatlo, sa kayong hindi rin talaga natapos kasi nag-asawa din sila. So yun. Pero hanggang ngayon, kapag kailangan nila ng tulong ko, nandiyan ako lagi sa kanila. Hindi ko sila natatanggihan. Promise. Parang ang sakit-sakit sa akin kung tatanggihan ko sila. Basta hindi sila natatanggihan. So yun. Seventh fact, married ako. I have 3 kids. Ako lang yung nakikita nyo sa video. Pero sa Be Cake Boutique, kanya-kanya kami na responsibility sa or nagtutulong kami. Pag may gawa akong cake. Yung anak ko na panganay, nag-edit siya ng video na inilalabas namin. Tapos, siya rin yung pag meron mga edible na kailangan ilagay dun sa cake. Yung mga edible na picture, yun, siya yung nag-edit nun. Actually, kaya ko naman gawin yun. Kasi nga, saan ko kasi yung talented ako. Kaya lang gusto ko kasi turuan na sila. Yung pangalawa ko naman yun nga, sinabi ko, napaka-talented yan kasi siya yung tinulungan niya akong gumawa ng edible toppers dun sa cupcake, yung sa cake niya. Role naman ng bunso ko. Diyos ko po. Yan, mahalata niya sa picture niya. Siya ang taga-tikim ng lahat ng mini-bake ko. Actually, kahit yung mga pinagtabasan, Mami, hihingin niyo yun. Akin na lang to. Okay. Hindi niya pinalalagpas yun. Kaya, siya yung tatanungin ko, ano ba, masarap, matamis? Ayong kulang. Tapos pag sinabi niya, lagi namang sakto lang. Kasi hindi talaga ako matamis ng mga cake. So, yung asawa ko naman, anong role niya sa Be Cake Boutique? Pag, siyempre pagod na ako, siya yung minsan nagbubukas. Marami kaming pet sa bahay, marami kaming hayop. Minsan, so hindi ko na naaasikaso. So, siya na yung gumagawa. Di ba, napakamait na. So, nagtatrabaho pa siya. Natulungan niya pa ako. So, yun, nakaswerte ko sa family ko. So, yun. Fact number 8. Marunong din ako mag eyelash extension sa sarili ko. Na pwede ko makikita niyo na yan. Diba? Medyo nabawasan na siya. Pwede kong itulong sa inyo kung paano. Yung mga gamit ko na glue na hindi nakaka-irritate sa mata kahit na kayo yung maglagay, hindi talaga, hindi siya mabaho, hindi ma-irritate yung mata niya, hindi mawawalan, promise. So just comment down below kung gusto niyo ilabas ko yung video. Actually may video na yan, kaya lang syempre hindi ko lang din na maraming mag-request. Ayun, ano pa yung mga hidden talent ko? Meron pa eh, actually lahat ng gawain na nilagay kaya kong gawin. So sa liit ko na to, kaya kong gawin kasi parang sa akin basta ginusto ko na gawin, kaya ko to, lagi ako may paraan. Yun yung tatandaan, yun yung personality ko. Fact number 9, mahilig akong mag-design. Mahilig akong mag-design ng mga logo. Minsan may mga nagpapagawa sa akin ng ID, tapos wala pa sila logo, so ako yung gagawa nun. Tapos calling card, souvenir, yung mga product labeling, yun talaga hilig ko. Kasi once na naumpisahan ko yan, hindi ko titigilan yun na hindi tapos. Tapos gusto ko as in talagang perfect. Kaya nang pag nagbe-bake ako,
kailangan talaga focus, saka kailangan masaya ako. Kasi alam nyo na, kapag nagbe-bake ka tapos hindi ka masaya at hindi ta o sa puso mo yung pag-bake mo, hindi maganda yan eh. Tapos hindi maganda yung kalalabasan at hindi rin magiging masarap. So yun. Fact number 10. Pag may time ako every weekend, nagsusumba ako. May mga kasumba-mate ako dyan dito sa May Astro. Kaya minsan isasama ko sila sa vlog ni Mitch, sa kasini ko. Yan ang aking mga ka-close. Diba? Isasama ko sila sa aking vlog habang nagsusumba. Fact number 11. Doon naman tayo sa mga favorite van or song ko. Number 1, fan ako ng Eraserhead. Kaya nga nung nakita ko siya sa si Ellie, nung nakita ko sa Tagaytay, hindi ko talaga pinalagpas yun. Picture ako kahit sobrang nakita kong busy siya. At may kausap. So, kinapalang ko yung mukha ko. Nagpa-picture talaga ako sa kanya. Yung mga kanta na favorite ko sa Eraserhead. Kagaya ng Ligaya, minsan. With a Smile. Tapos, ano ba? Second, December Avenue. Sa December Avenue, ang favorite ko doon, yung Huling Sandali. Tapos sa G-Flow, yung Nandyan Agad. O, oh, diba? Batang-bata yung mga tugtog ko. Especially yung kay Eman, kung pwede lang. Yung napakaganda ng kanta na ginawa ni Eman. Ha? Yung ginawa niya na iilan lang, sobrang lahat yung pinakikinggan ko. Kasi talagang ang ganda. Diba? Tapos yung, syempre, dun sa age ko, mga dati ko pang paborito, yung You, kay Basil Valdez. Tapos, kahit maputi na ang buhok ko. Team Soya dun sa asawa ko. So, diba? Sana kahit maputi na yung buhok namin, kami pa rin. Uy, 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 uy. Huwag! Sobra. So, yun, kita ko naman sa kanya. Sobrang supportive siya sa lahat ng ginagawa ko. 12. Minimal knowledge about face reading. Kasi yung mukha natin, nagbabago yan eh, habang tumatanda tayo, habang nagkakaedad tayo. May mga linya na bigla na lang sumusulpot sa mukha natin, maliban doon sa mga tigyawan. Yun. Lahat yun may ibig sabihin about sa health natin. Halimbawa, yung friend ko, nakitaan ko ng linya dito sa may bandang ilong sa taas. May ganun na linya. Pag ganun kasi, normally, ang nagiging problema is about sa puso. Yung heart natin, it's either high blood or may problema, may nakabara, parang ganun. Kasi halos lahat na nasabihan ko ng ganun, nung una ay minimal. Pero lately, kumbaga parang na-alarm sila na, sige nga, pa-check up na nga lang ako. Baka mamaya masama lang ito. O yun, pagka-check up nila, yun nga, nakita nila na may problema nga yung puso nila. Pero at least iba na agapan. Yun lang naman yung akin, mas maganda yung naagapan kaysa yung huli na. So yun, ginagawa ko naman yun, wala namang bayad dyan, it's for free. Kumbaga talagang nag-aalala lang ako dun sa taong nakita ako ng gano'n. Tapos isa pa, talagang lahat yata ng sinabihan ko na yung pag nakakita ko ng linya dito sa may ugat, na sobrang yung visible siya. Yun, sinasabi ko sa kanya, may problema ka sa spine, no? Pag sinabi niya, ay hindi, hindi ko alam. Sabi, try mo magpa-check up. Duhan kasi, di ba, sino ka para magsabi nun. Pero ako naman, talagang concern lang ako sa mga tao ko. Gusto ko lang din sila maging aware kung ano yung nangyayari sa katawan nila. So, yun. Fact number 13, minimal knowledge in feng shui. Pero, 5 years ko na siyang ginagawa yun. Fact number 14, diba, magugulat kayo. Animal lover ako. Meron kaming, I think, 12 na pets sa bahay. Bali, anim na pusa, apat na aso, so 10 na agad. Tapos, meron akong dalawang isda, so bali 12. Nasubukan ko na mag-alaga ng ahas, so python. Ayun, lahat ng klase ng hayop, inaalagaan ko. Ayun, fact number 15, mahilig ako mag-research. Parang everyday nagre-research ako kung ano yung mga, kung ano yung mga bago nga natin ngayon. Ano? Fact number 17. Kung titignan nyo, hindi ako ganun kataba. Kasi sobrang workaholic ako. Nakakalimutan ko na kumain dahil sa mga trabaho ko. Pero hindi naman ako nagpapagutom. Hindi ko pinababayaan yung sarili ko. Kasi once na naramdaman ko na nagutom ako, dun lang ako kumakain. Fact
fact number 17, i-share ko lang kung saan ako nagtrabaho dati. So, nung college ako, working student kasi ako noon. So, nakapagtrabaho ako sa Jollibee, Greenwich, Dunkin' Donut, Tokyo Tokyo. Tapos, nung nag-asawa ako sa Amcor Anam, sa May Santa Rosa, P3, semiconductor yun. Almost 6 years din ako doon. Kaya, after ng Amcor Anam, nag-apply naman ako sa Unilogis. Unilogis, kumisari siya ng Starbucks. So, doon ako sobrang nahasa sa pag-bake. Kasi kailangan mo tapusin yung iba-ibang klase ng cheesecake. Your cheesecake, blueberry, strawberry. Basta kung ano yung nakikita nyo na cheesecake sa Starbucks yon, kailangan tapusin yun kasi for delivery yon tomorrow sa Metro Manila. Yung buong outlet ng Starbucks. Tapos, nakapag-OJT ako sa Acacia Hotel. And then, after nung OJT, natanggap ako sa restaurant ni Sir Mateo sa Westlake. Tapos, after nun, nag-apply ulit ako sa Acacia. Napunta ako sa, as Aquamitry Banquet Cold Station. So, yun, nag-enjoy naman ako doon kasi panibagong ano na naman. Kumbaga, mga appetizer, salad, yan, marami ako natutunan. So, sa akin kasi, diba, sabi ko nga, lahat ng bago, medyo parang na-excite akong gawin. Eternity later. Finally, fact number 18, I'm a daring person. Willing to take risk lagi. Lalo na pagdating sa mga bagong opportunity sa career. Sa business, parang hindi ako natatakot sumubok. Minsan talaga, sinasabi nga nasawa ko sa akin, ano ba, pasok ka na pasok. Eh, paano ba susubukan yan? Paano ba nalaman yung magiging resulta kung hindi ka magta-try it? Sa akin kasi, if you want your life to be changed, don't fear to face the failure in your life. And don't fear to regret. Yun kasi wow! Lahat ng bagay, kahit na gano'ng kahirap yan, at kahit gano'ng ka-imposible, basta ginusto mo, magagawa mo ng paraan yan. At, dun ka matututo. Because of your failure, matututo ka. Kasi, hindi mo na siya uulitin eh. So, sa susunod, na may dumating ganong opportunity, alam mo na yung gagawin mo. So, mabibuild yung personality mo, mag-grow ka. At yun siguro yung magiging dahilan ng isang tao para maging successful in life. Oh, ganun yung goal natin, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Kasi lahat tayo natatakot eh. Huwag niyong hayaan ang paistapin ni COVID yung mga pangarap niyo sa buhay. Lahat ng posibleng gawin or kaya sa tingin niyo kaya niyo gawin, gawin niyo. So ngayon, ito na yung mechanics. Kailangan niyo lang subscribe yung YouTube channel namin, yung IG account at yung FB page account ng Beckcake Boutique. At siguraduhin, naka-on ang notification bell para at least updated kayo kapag mag-i-start na yung raffle ng Mami Be giveaway. So yan, around mga 7 to 9pm gaganapin yung draw. So dapat abangan nyo yun kasi maliban dun sa pag-draw nung Mami Be giveaway, magkakaroon pa tayo ng question and answer. Itong mga itatanong doon ay manggagaling dito sa video na ginawa ko na Getting to Know Me. So, di ba, pakadaling manalo. Panonorin nyo lang yung video and then tatandaan nyo lang kung ano yung mga importanteng bagay na mahalaga sa akin. Tapos, maliban doon sa prize, magkakaroon tayo ng special prize dahil nga dun sa question and answer. And then, yung minimalist na cake na 9, pwede ko yun i-convert into 200 peso loan or cash. Diba? Sobrang pag-give-up ito. Malaking tulong to sa inyo, guys. So, manonood lang kayo. So, yan. Abangan nyo, guys. Meron pang kasunod dyan by November and December. Diba? Sana marami kaming matulungan yung mga anak ko. Kasama ko silang nagplano nito. Ako lang yung lumalabas sa video kasi mahihain talaga sila. Pero kasama sila sa plano. Yung asawa ko, yung tatlong anak ko. Sila yung promotor dito sa giveaway na to. So, okay guys. Papaalam na ako. Magkita-kita na lang tayo sa raffle ng Mami Be giveaway. So, see you!
due at October 18th. So, sana makatulong kami sa iyo at napaligaya namin kayo. See you guys! Bye!